So hey guys, welcome to my channel. So this is the Poco X3. So ito yung setting ng Mobile Legends. So wala siyang ultra. So it comes soon maybe. So yun yung settings natin. Nasa high graphics settings. So this is a test for Mobile Legends game. This is a full game test for this phone, the Poco X3 NFC. Yung RAM nito, version, this is a 6 gigs of RAM and 64 gigs of storage. Okay, so medyo maingay yung kanyang volume level. So malakas yung volume ng phone na to. Yan na po yung kanyang sound quality ng phone, this Poco X3 NFC. And so far yung sa nakikita ko sa game, walang lags, walang drop in frames. Nakaset tayo sa pinakahighest na settings, kaso lang walang ultra graphics yung sa graphic settings nito, hanggang sa high lang. Yung ultra will be coming soon. So yun naman talaga yung sa mga Xiaomi. By the way, this is a Xiaomi phone. So under pa rin siya ng Xiaomi. Kasi yung sa Xiaomi, mayroon siyang mga sub-brand like the Redmi, and then we have the Black Shark, then itong Poco. So yan. So marami na kami na din tayong nabili ng mga Xiaomi phones, like yung Redmi Note 9 Pro, Redmi 9A, at itong Poco X3. So yan, tapos ang laban. And then we're going to proceed to my next game, kasi medyo napabilis yung laban kanina. So here we go, the second game that we're going to play, still Mobile Legends. And yung ginamit natin si Alucard, kasi maganda rin siya gamitin para sa test, kasi nakita natin yung kung mayroon bang lagging issues, lags, mayroon bang drop in frame. Pasensya lang po, medyo blood, kasi di ko napansin yan sa pagkuha ng while taking that video. Ang ginamit ko is my Huawei Mate 20 Pro, medyo luma na phone 2 years ago. So yan. And well, this is a 6 gigs of RAM. Yung kanyang chipset pala, yung processor ng phone na to, it's a Snapdragon 730. Let me check. So it's a Snapdragon 732G and 8 nanometer. Yung Adreno niya, GPU Adreno, which is 618. Everything will come to my end. Yung LCD display niya is 1080p. So this is a full HD display. So maganda yung kanyang display, malinaw. Talagang at actually parang na siyang parang AMOLED or something to LCD. Malinaw na klase ng LCD. Well, so far so good, at parang ang galing-galing ko tingnan sa Alucard. Pero first, parang di ko masyadong ginagamit yung Alucard. Actually nagpe-play ako ng Mobile Legends, pero minsan lang ako mag-assassin, kasi well, marksman, mage, yun ang usually ginagamit ko. So right, so when I tested this two games in a row, hindi ko napansin na uminit yung phone. Wala siyang init two games in a row. Talagang wala. Yeah, so yun, maybe this phone is really designed for gaming. Gandang pang game to sa Mobile Legends. So if you guys nagbabalak na or naghahanap ng magandang phone na pang gaming ng Mobile Legends, sulit ito at the price. Yung version na 6 gigs of RAM and 64 gigs of storage is at around 11,100.
So, kasi usually yung Xiaomi phones, yung Poco, yung yan, mga Redmi is wala masyado sa mga local stores except dun sa Luzon, sa mga Manila na malls. Pero kung nasa Cebu ka, or sa Visayas, or sa Mindanao, hirap ka makahanap ng ganito mga phones. So, pero mabibili mo ito sa, ano, online. Nabili ko to online sa Lazada at around 11,100 plus. That includes the delivery fee. So, yan. So, sulit naman yung at this price range. So, worth it siya. Talagang ganda yung camera din. Maganda. I-test ko rin to for full test para sa camera. Maybe in the future videos na gagawin ko. Oh, and by the way guys, wala palang diferensya yung audio nito sa game o sa phone. Siguro napansin nyo na nawawala yung yan, no? Ngayon walang audio sa phone. In-edit ko kasi yan kasi may mga unnecessary na mga sounds or may mga malakas na tunog na ayaw kong ma-record dito yung mga background ng atakan kasi hirap din tayong mag edit or magawa ng video, ang daming mga tunog ng mga manok. Kung mapansin niya sa mga previous mga videos ko, may mga tunog ng mga aso, yung hirap eh, pero butit na nalampasan natin yan, yung mga ganyan na mga toward na mga ano mapangyayari. And in the future, pagbutihin pa natin ang paggawa ng ano na talagang mawawala na yung mga background mga tunog. So yan, so ito ngayon wala akong negative na masabi sa phone na to. Talagang tibay, ang sulit sa gaming. Yan, pwede rin to sa mga mahilig sa mga Call of Duty, pwede rin to sa PUBG, NBA. So usually ito lang naman tinetest ko na game yung Mobile Legends. So ang ganda, walang lags, walang drop in frames. Highest settings yung ginamit natin, wala lang ultra kasi ngayon, maybe in the future. So guys, I hope you like this video. I hope you enjoy watching this. And sana po, please subscribe to my channel sakaling hindi pa kayo nakasubscribe sa akin. So bye for now guys, see you around.